Alam niyo po ba? Ito yung isang tanong, oh. Maraming mga Kristiyano ang di lumalago o di namumunga at di nagpapatuloy sa paglilingkod kay Kristo dahil kumunek o may connection lamang sila sa tao o sa kanilang kapwa. Walang masama makipag-ugnayan sa tao o magkaroon ng connection sa tao. Wala akong masama dito. Wala akong masama na mayroon tayong connection sa ating kapwa Kristiyano. Wala akong masama doon. Sa ating mga leader, maging ganun din, oh, sa ating mga pastor. Wala akong masama na magkaroon tayo ng ugnayan o connection sa kanila. Kaya lamang mo, ang sabi dito, subalit wala isa man sa kanila ang makapagpapalago sa atin. Yun ho ang minsan mali sa kaisipan natin kung bakit tayo nakikipag-connecta sa mga tao, sa kapwa natin mga Kristiyano, ay pakiramdam natin pag malapit tayo sa kanila, malapit tayo sa leader o sa pastor natin, ano, tayo ho ay lalago. Ay, hindi ho ganun ang sabi ng Biblia. 1 Corinto chapter 3 verse 6 to 7, ganito ang mabasa natin. Ako ang nagtanim, si Apollos na nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpapalago o nagpalago. Pansabi sa 7. Hindi ang nagtatanim niya nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. So mas nilinaw ni Pablo na kung pagdating sa halaga, hindi man sinabi ni Pablo na walang halaga ho ang mga leader o mga pastor na namumuno sa atin. Pero mas mahalaga ho ang pinag-uusapan dito natin, yung mas higit na mahalaga ay yung nagpapatubo at nagpapalago sa isang Kristiyanong kagaya ho natin. Ulitin ko lang ho, walang masama ang makipag-ugnayan sa tao. Pangalawa ho, ang pinaka-problema kung sa tao lang tayo nagkakaroon ng connection o kaugnayan, may mga kahinaan at nakatitisod na katangian ang tao. Kahit sino tao, maging leader man ito, maging pastor man ito, maging mga kapwa Kristiyano ho natin, tandaan ho natin, may mga katitisuran at may mga may mga kahinaan o tayong lahat. At ito ho minsan na nagiging dahilan kaya hindi na nakakapagpatuloy sa paglilingkod ang maraming mga Kristiyano. Dahil ho sa pakikipag-ugnayan sa tao. Amen po ba? So malinaw po ba ang mensahe natin? Sabi sa 1 Corinto chapter 3 verse 5, ito ho ang ipagpasalamat natin sa mga pastor, sa mga lingkod na nag-aakay sa atin. Sabi dito, sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawain tinanggap sa Panginoon. So ang pinaka-the best na nagawa lang sa atin ho ng mga lingkod ng Diyos ay inakay nila tayo papalapit kay Kristo o papalapit sa Diyos natin. At yun ho ang isa sa pinaka dapat ipagpasalamat natin dahil ang sabi ng Biblia ho, ang mga lingkod ng Diyos ay mga kasangkapan lamang. Mga kapatid, magpagamit tayo sa Diyos at maging kasangkapan tayo para ho makaakay ng mga taong wala pa kay Kristo.